الحمد لله رب العالمين، نشكرك ربي شكر الشاكرين، ونحمدك حمد حامدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At alhamdulillah, tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat patuloy ang kanyang biyaya sa atin na tayo ay nabibigyan niya ng lakas, ng guidance, ng tawfiq na sa pagpapatuloy natin sa ating mga gawaing mga mabubuting gawa, ang ating mga amalan salih. Kabilang rito ay ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa Islam. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa nakarang araw, hindi ho natin nakuha o natapos yung pangatlong panuntunan na dapat inaaral ng isang Muslim at dapat na niya itong matutunan sapagkat ito ang mga kauna-unahang itatanong sa kanya sa libingan. Bilang pagpapaalala, sa libingan ay mayroong mga katanungan noon, mga katanungan na itatanong sa atin ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Munkar at saka si Nakir, at ano-anong mga ito, yun yung tatlong panuntunang ito. Man rabbuka, malaman mo kung sino ang iyong Panginoon. Malaman mo kung sino ang iyong propeta, at malaman mo kung ano ang iyong sinusunod o pamamaraan ng iyong pamumuhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito ho tayo sa pangatlo dahil natapos natin yung ma'rifatullah, kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, natapos din natin yung ma'rifatuddin, yung natalakay din natin yung pag-aaral sa kaalaman sa Islam. At ang pangatlo ay ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-aaral, kaalaman ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang mga karapatan sa atin at yun ay natalakay natin sa mga nagdaang araw. Mga kapatid, itong pangatlong panuntunang ito ay mayroong mga nilalaman na kung papaano natin ito inaaral. Una sa lahat, bago natin banggitin ng mga yon, kailangan nating unawain bakit mahalaga ang pag-aaral ito. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang siyang ating modelo, siya ang ating tinutularan, siya ang ating pamarisan sa lahat ng ating aspeto ng ating pamumuhay. Kahit doon sa pinakamababang pamumuhay tulad ng papaano tayo kumain, papaano tayo matulog, papaano tayo makisalamuha, lahat ho yan ay inaaral natin sa pamamagitan ng sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ang pag-aaral sa siratun nabi at ang mga propeta ay mahalaga sapagkat sa panahon ngayon, bilang isang Muslim, kailangan meron kang paninindigan. Dahil sari-saring mga problema, mga pagsubok ang dumarating sa atin. At kung tayo ay walang paninindigan sapagkat kulang ang ating kaalaman sa mga propeta, lalo-lalo na ang ating Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal na propeta, ay maaaring tayo ay matinag sa mga pagsubok na yan. Maraming mga pagsubok, pagsubok sa pamilya, pagsubok sa mga dumarating sakuna,
pagsubok sa yaman, pagsubok sa kapangyarihan. So lahat ng yan ay kailangan meron kang gabay na yung dapat sinusundan. So paano natin yan paano tayo nakikitungo sa mga bagay na ito? So ang sagot dyan ay dapat mong aralin ang sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kapag ka binuklat mo ang pamumuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakikita mo na sila pala ng mga propeta ay walang kapantay sa mga pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron sa kung ang sabar ay pag-uusapan, halimbawa ay nandyan si Ayub alayhi salam. Kapag inaral mo yung sira ng mga propeta tulad ni Ayub alayhi salam, makikita mo at mararamdaman mo na kung paano siya nagtimpi. Naging kalahati ang kanyang katawan, sa ang kalahati nito ay nabubulok, inuuod na, subalit hindi pa rin siya natitinag ang kanyang pananampalataya. Siya ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matindi pa rin, malakas pa rin ang kanyang pananalig, ang kanyang pagtitiwala sa tagapaglikha, ang lumikha sa kanya. Dahil doon, sa bandang uli, siya ay nakapasa sa kanyang pagsubok. So, kung pinag-aralan mo yung mga propeta, nakakakuha ka ng aral, nakakakuha ka ng lesson, na at nakakapagbigay gaang loob sa atin kapag tayo ay nasa oras ng mga sakuna. Nasasabi natin, subhanallah, kung sila nga ng mga propeta, malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang hihigit pa na mas malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kanila, sila nga ay binigyan pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo pa kaya? Di ba? Mayroong ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahsiban nasu ayyutraku ayyankulu amanna wa hum la yuftanun. Iniisip ba ng mga tao, tayo, na tayo ay hindi susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos natin mag-claim na tayo ay mananampalataya, tayo ay naniniwala sa kanya? Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala sinubukan ang mga nauna sa atin at nalaman niya kung sino ang totoo at hindi sa kanila. Ganon din tayo mga kapatid. At meron ding hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idha habba abdan ibtala, o kama kal wa ashadu la balaan al-anbiya, ang pinakamatinding mga pagsubok na dumadaan sa kanila ay ang mga propeta. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala kapag ka meron siyang minahal na alipin ito, alipin niya, binibigyan niya pagsubok. So, kapag alam mo yung mga bagay na yan, nabibigyan ka ng gaang loob. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga nilalaman nito ay dapat nating malaman, mapag-aralan ang kaniyang nasab, ang kaniyang pamilya, sino siya, makilala natin siya. Siya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, ni anak ni Hashim, na anak ni na si Hashim ay mula sa tribong Quraysh, at ang Quraysh ay mula sa Arab, at ang Arab ay mula sa lineage ni Ismail na anak ni Ibrahim Khalilur Rahman. Malaman natin ang kanyang edad. Siya ay nagkaroon ng 63 na siya ay umabot sa 63 years. Nanirahan siya sa Makkah noong siya ay maging propeta. Ilang taon siya? Siya ay naging propeta sa oras ng 40 sa edad na 40 years old, no? So nagkaroon siya ng 23 years ng pagiging propeta. 13 years sa Makkah at 10 taon naman sa Medina. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kasunod nun, aaralin mo kung papaano nagsimula ang kanyang pagiging propeta at nagiging nabi tapos naging rasul, kasi magkaiba ho yung nabi at saka yung rasul.
ang lahat ng rasul ay nabi, pero hindi lahat ng nabi ay rasul. Ano ang pagkaiba nito? Sa madaling salita, ang nabi ay sila yung mga may sinusunod na batas ng mga nauna sa kanilang mga mensahero. Subalit wala silang kaakibat na mga kaum na hindi sumasampalataya na pinaabot nila ang kanilang da'wa sa kanila. Subalit ang sugo, yung rasul, ay meron silang mga kaaway o mga kaum na hindi sumasampalataya, na hindi sumusunod sa kanila, na against sa kanila, tapos ipinaparating nila yung at meron silang sariling batas, sharia, na ibinigay, ibinababa sa kanila ni Jibril alayhi salam. So siya ay naging nabi nung bumaba sa kanya yung aya na Iqra, at siya ay naging rasul nung bumaba sa kanya yung sura, yung umpisa na surat Al-Muddathir. Saan nakatira ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siya ay nakatira sa Makkah at naghijra sa Madina. So yung mga simpleng mga mahalagang information mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano yung dahilan kung bakit siya naparito sa mundo? Ano yung message na kanyang dala-dala? So, walang iba kundi ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng mga nauna sa kanya, iisa lamang ang kanilang mensahe, sambahin mo, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung ani'abudullah wa ashtanibut tagut. Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, manumbalik sila lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa kanya na nag-iisa, at iwasan ang anumang uri ng shirk. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so kung iyong ititrace, iisa lamang ang mensahe na at dahilan kung bakit naparito ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umabot sila sa 100,000 na propeta. Subalit ang nabanggit lamang sa Quran, nating napapanghawakan at nalaman ng kanilang mga pangalan ay 25 lamang. At yung 25 na yon, ang pinakakahuli-huliyang na siyang silyado ng lahat ng propeta ay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ho ang tinatawag na al-usul at-thalatha, mga tatlong panuntunan na kung saan ito ay wajib ang pag-aaral nito na malaman ng isang Muslim. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Sheikh Ali Aqub Yusuf, at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala patuloy tayong bigyan ng tawfiq, gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aaral sa Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.